Hello po mga pistolero at pistolera. Ito na naman po ang inyong si Guns and Hobbies para sa isa na namang makabuluhang vlog na tatalakayin natin ngayon. Kung maalala nyo po yung last video natin na nagpunta kami ni Mrs. Commander sa firing range, nabanggit ko po doon na nagkaroon po ng isang hindi nasang pangyayari. So, yun, sasabihin ko na sa inyo kung ano yung na-experience ko habang pinuputo ko yung 1911 model. So, habang nag-firing kami, napansin ko na dumudugo na pala yung kamay ko. So, sa sobrang, nung napansin ko siya, tsaka ako lang siya naramdaman na humahapdi na. So, saan yun? Eto yun. Ayan, so medyo magaling na siya kasi ayaw ko siyang kuhanan ng video habang sariwa pa kasi baka may ma-violate tayo kay YouTube. Anyway, so ano nangyari sa akin? Ang sabi sa akin ng isang kaibigan ko, yan daw yung tinatawag nila na hammer bite. Okay, so ano ba yung hammer bite? So ang hammer bite, pangkaraniwan daw yan nararanasan ng mga gumagamit ng 1911 model na maikli yung beaver tail. Okay? So, papakita ko sa inyo kung paano, kung ano nangyayari. Yon mga pistolero at pistolera. So, eto na yung 1911 model natin. So, ano ba yung hammer bite? Okay? So, explain ko sa inyo, So, first, let's unload the firearm, check the barrel. Okay, so wala naman siyang laman. Alright, so decock. Okay. So ano ba yung nangyayari doon? Ganito yon. Mga pistolero at pistolera. So di ba pag nagpa-firing tayo, ang ating grips dapat nandito sa pinakataas. Right? Sa pinakataas. Tapos, yan. Ganyan. Ganyan yung posisyon natin pag nagpa-firing tayo. Right? So, ang nangyayari, yung balat ko, siguro sa sobrang higpit nung pagkakahawa ko, or hindi naman siguro sa sobrang higpit, sa lakas nung recoil nung baril, yung hammer, umaabot siya rito. Umaabot na ganun dito sa beaver tail. Okay? Meron kang action na gumaganon. Right? So, tignan natin, umaabot ba talaga? Pagka nirak mo lang siya na ganyan, hindi siya umaabot. Diba? Pero hindi natin kasi nakikita yung recoil pagka yung mabilis eh. Diba? Malakas ang recoil niya. So, minsan, umaabot talaga siya rito. Ayan. Ayan. Umaabot talaga siya dyan. So, kung yung balat ko nakaganyan, diba? Minsan, tensyonado ka pagka yung nagpa-firing ka, lalo sa mga first-timer. Sa mga beginners na kagaya natin. Yan. Inaabot yung, ayan, eksakto siya dun sa, dun sa may peklat. Inaabot. So, hindi ko siya napapansin. Pumuputok ako ng pumuputok. Dahil, syempre, nakafocus ako dun sa, dun sa firing, Tsaka naka-focus ako dito sa firearm Tsaka doon sa target. Hindi ko napapansin. Tumutulo na pala yung dugo ko dito. nung nakita ko siya, sabi kong ganun. Parang mahapdi na. So, yung pala yun. Okay, so, nagtanong-tanong ako, anong nangyayari? Bakit? Anong solusyon pwedeng gawin? Kapag nagkaroon ka nung nakaka-experience ka nung ganun yung hammer bite. So, ang sabi naman sa akin, normally daw ang ginagawa nila is nagpapalit sila ng
nagpapapalit sila ng beaver tail. Ito. Ayan. Nagpapapalit sila nung grip safety, which is kasama yung beaver tail. Ito yun eh. Alright. Kaso, pagka nagpalit ka ng beaver tail, obligado ka nang magpapalit ng hammer. Isang set pala yun, mga pistolero at pistolera. Beaver tail and hammer. So, ang ipapalit nila, yung mas mahaba, or yung meron siyang parang mas mahaba. Okay? Tapos, yung kanyang hammer, siguro, pinakita nila sa akin yung ano eh, yung parang may bilog dito ng ganun. Hindi siya ganito. Okay, so, yun daw ang solusyon na pwedeng gawin para hindi ka na magkaroon ng hammer bite. Okay? So, hindi ka na maka-experience ng hammer bite. Ngayon, tinanong ko kung magkano. Medyo pricey siya. Nagtanong-tanong din ako sa ibang gunsmith. Pricey nga yung ganun. Pero sulit. Sulit naman siya. Sulit siya in a way na hindi ka na nga makaka-experience nung hammer bite. Okay? Sige. Kaso, yun nga, hindi naman tayo mayaman. Nag-uumpisa pa lang naman tayo. So, ang ginawa ko is naganap ako ng ibang option kung paano ko may iwasan yung hammer bite. Okay, so una ko naisip is magsusuot ako ng gloves. So, paano ba yon? Siyempre, naka-gloves ka na, matatakpan na yung dito, ganun. Kaya lang, nung sinubukan kong magsuot ng gloves, hindi ako komportable kasi parang feeling ko kumapal yung grips. Ang gusto ko, yung nararamdaman ko yung grips nung barrel para wala, mas komportable ako sa ganun eh. Diba? So, nag-isip ako ng iba pa. Ako ng iba pang paraan. Hanggang sa nakita ko sa Lazada, meron palang, alam nyo ba yung, to mura lang, yung kinesiology tape, or tinatawag nilang kines tape, or yung, ang tawag pa nila iba doon is, athletic recovery tape. Okay. So, ano ba yon? Eto yon. So, paano ba gamitin to? Ito, pakita ko sa inyo. Teka lang. Okay, so mga pistolero at pistolera, ganito yun. Okay, ito, alam nyo to. Kung nanonood kayo ng mga athletes sa marathon, sa basketball, sigat na sigat to. Ito yung mga nilalagay nila sa braso, sa balikat. So, yung parang tape na nilalagay nila dun. So, mura lang to. Mura lang to sa Lazada. Ang less than 100 lang yata ito sa Lazada. Iba-iba pa yung kulay. Tapos ganito na karami yung makukuha mo. Konti lang ang kailangan natin. So ganito. Ang ginawa ko is gugupit lang ako ng konti. Yun o. Patalim yung gunting natin. Tapos, ipantatapal natin siya rito. Yun na ipantatapal ko dito. So, napakanipis lang nito. Ang texture niya, para siyang gasa. Pero, sobrang nipis niya. Yan. Tapos, stretchable din siya, mga pistolero at pistolera. Yun. Tapos, yun lang. Idikit ko lang siya rito. Medyo i-stretch ko siya ng konti. Yan. So, naisip ko to kasi hindi naman tayo yung tipo na laging nag-competition. Ano lang naman tayo eh. Parang nag shooting lang sa firing range eh, kung ano lang yung maisipan. So, hindi ko pa siya priority na palitan kasi medyo mahal nga. Kaya naganap ako ng option para ma-enjoy ko pa rin yung baril ko na hindi ako nasasaktan.
Okay, so eto na siya. Tignan mo. Tignan nyo po. So, sobrang nipis niya, pero protected naman yung balat. Kasi manipis na balat lang yung kukunin niya sa'yo eh. Pagka naka-experience ka ng hammer bite. Kaya medyo mahapde. Tapos, eto, kagaya ng pistol natin, medyo bago pa siya. Kaya, yun nga, parang nangangagat. Okay, so pag nag-hammer bite siya ulit, hindi na siya masakit, tsaka hindi na rin siya makakasuga. Okay, check natin ulit. Para siyang, sa sobrang nipis niya, mga pistolera, hindi mo na siya nararamdaman. Parang wala lang talaga. So, hindi siya magiging distraction sa pagpa-firing mo at the same time. Mura lang siya kaysa magpalit ako ng beaver tail tsaka ng hammer. So, eventually siguro, magpapalit ako ng beaver tail tsaka hammer. Paglalaanan natin siya ng budget. Tapos papakita ko sa inyo. Kasi para sa akin, upgrade siya eh. Upgrade na siya. Okay naman mag-upgrade. Pero sa ngayon, hindi pa. So, pansamantagal. Siguro bago ko maubos to. Mga ilang rounds din. Kasi, ano eh. So, ipapakita ko sa inyo kung paano natin siya magagamit sa firing range. Kung anong mararamdaman ko or what. Okay. So, ngayon, itong firearm natin, bagong gamit. Okay. So, susunod na video natin, papakita ko sa inyo kung paano natin lilinisin yung firearm natin. So, nga pala, mga pistolero at pistolera, ugaliin natin na kapag tapos nating mag-firing, pag-uwi natin sa bahay, linisin natin kaagad yung firearm natin. Para sa akin kasi yun ang ano, yun ang the best para maalagaan mo ng maigi yung firearm mo and tumagal siya. Of course, alagyan mo rin siya ng oil habang hindi mo pa siya ginagamit para yung mga carbon deposit na galing sa bala or yung mga gunpowder na nasunog, maalis na natin siya doon. Hindi na siya mag-stack, hindi na siya gumawa ng kalawang doon sa loob ng barrel mo at sa loob mismo nung baril mo. So, sa next video, papakita ko sa inyo kung paano ko siya lilinisin tsaka kung ano yung mga ginagamit ko na panlinis. Okay? So, for now, hanggang dito na lang muna mga pistolera. Congratulations nga pala kung nakarating kayo dito sa dulo ng video na to. Samahan nyo po ako ulit sa susunod na video. Yun, mga pistolera. So, para masundan nyo po ang aking journey kasama ang aking 1911, huwag na po kakalimutan na i-click ang subscribe button. Idamay nyo na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga video natin. Paki-like na rin po yung video kung nagustuhan ninyo. Kung meron pa po kayong additional na information na pwede nyo idagdag para sabay-sabay po tayong matuto, comment down below. Libre lait ulit, mga pistolera. So, till our next video, mga pistolera, marami pong salamat sa suporta. Peace!